Nagsama-sama sa iisang sayaw ang mga opisyal ng Cordillera. Ngayong araw kasi, ginunita ang 34th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Tema ng selebrasyon ay Working Together Towards Cordillera Autonomy Through Green Recovery. Dahil may pandemya, natuloy pa rin ito sa online. Panauhing pangdangal ngayong taon si DNR Secretary Roy Simatu. Pero idinaan na lamang ito sa talumpati ni DNR Regional Director Ralph Pablo. This Cordillera Day and month-long celebration is important not only to reaffirm your desire to become an autonomous region, but to address a year in which decisions must be taken to ensure that the region's ecosystems are restored, preserved, and protected for the present and future generations. We will work together in achieving this, of course, through our department, the DENR, and the regional and local governments, by talking, planning, and taking actions, always on the side of the people. Sa gitna ng selebrasyon, isa-isang pinatunog ang Unity Gong. Ito ang sumisimbolo sa pagkakaisa ng rehiyon. Bawat tunog daw, ito'y sigaw ng otonomiya. Pero sa likod ng masayang selebrasyon, tanong pa rin ng ilan kung nasaan na ba ang biyahe ng rehiyon papuntang otonomiya. Natapos na yung aming technical working group meeting at kinoconsolidate na ngayon, nasa Committee on Local Government na. Pagdating ng probably July 27, after disona ng Presidente, ito'y sasubmit na namin sa Committee on Appropriation. Pagkatapos na approve sa Committee on Appropriation, ito'y pupunta sa Committee on Rules para ma-schedule na for plenary discussion itong ating bill na ito. Ito yung substitute bill ng dalawang bills na naipasa. So we are expecting that by August, siguro ito ay ma-approve na sa House ng for second reading at the same time, the following week after its approval on second reading, ma-approve na rin to on third and final reading. Umaasa naman ang 7 kongresista ng rehiyon na magiging matagumpay pa rin ang otonomiya. Yes, actually maraming nagsabi na sila'y susuporta dito sa ating bill. At wala naman akong inaasahan na objection pagdating namin sa local government committee. As a matter of fact, yung chairman ng Committee on Local Government ay 100% ang suporta niya dito sa ating bill na ito. So pag dito'y dinala na sa second reading, we expect na majority or even close to yung 100% ay boboto rito. Idineklara ng Malacañang na special non-working holiday ngayong araw sa rehiyon upang magbigay daan sa pag-alala sa pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.